Hi guys! Welcome to Sterling Channel. Kumusta ang lahat? Sa videong ito ay meron lang akong i-share sa inyo. Napakainit ng panahon natin ngayon, no? Grabe! Talaga namang nakaka-dehydrate. Kaya huwag natin kalimutan guys na uminom lagi ng tubig. So dahil sa napakainit, sabayan na rin natin guys ng pagbubukas ng negosyo. Yan, sa mga wala pang negosyo, sa mga nag-iisip pa lang ng negosyo, guys, pakinggan nyo to, baka makatulong sa inyo. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, pakilike mo na rin ang video ito, sama mo na rin yung bell all para ma-notify ka sa mga susunod ko pa mga videos. So ayan, proceed na kaagad tayo guys. Ang i-share ko sa inyo ngayon ay ang tatlo lang naman na patok na negosyo ngayong summer. Ilan lang naman to guys, napakadaming pwedeng pagkakitaan ngayong summer, pero tatlo lang yung i-share ko sa inyo. Yun yung pinaka-top na nakikita ko dito sa lugar namin na patok na patok. At bago nag-Holy Week ay nakita ko na nga na dumadami yung nagtitinda dito sa lugar namin na mga ganitong paninda. At patok na patok nga ngayong panahon ng tag-init. Siyempre, unang-una na dyan yung samalamig. Hindi mawawala yung samalamig dahil yan ay sikat na sikat ito sa atin. Na pagdating ng summer ay talagang napakadami ang nagtitinda ng mga samalamig. Pero kahit hindi summer ay marami din naman nagtitinda. Mas marami lang talaga pagka summer. At syempre doon mo makikita yung napakadaming iba't ibang klaseng palamig. Yung mga pangkaraniwang palamig na kinagisnan ko noon na plain lang, chocolate flavor, ano po ba yung mga nabibili ko, mga lemon flavor, pineapple flavor. Ngayon guys ay iba na. Level up na yung mga palamig nila. Kasi nung minsan nag-ikot-ikot ako, ay nakita ko yung mga palamig nila ay hindi na basta-basta palamig. Mayroon ng mga gulaman silang nilalagay, mayroon ng mga prutas at iba't ibang mga flavor. Mayroon na akong nakitang may palamig na pala ngayon na ube. ube flavor, strawberry, tapos mayroon pang kulay blue. So ayun, syempre medyo matagal na rin kasi ako na hindi bumibili ng mga ganyan. Kaya medyo na-amaze ko sa pag-level up ng mga palamig. Talagang ibang level na. Palamig pa lang ay talagang sure na ang kita. Ito yung magandang negosyo ngayon guys kasi mura lang yung puhunan pero malaki ang kita. Yun nga lang, siguro sasabihin nyo, bakit hindi ka magtinda ng... siguro tatanungin nyo ako, bakit hindi ka magtinda? Yun naman pala, maliit lang ang puhunan, tapos malaki ang tinutubo, bakit hindi ka magtinda? Kasi nga guys, napakadami ko na ang ginagawa at saka alam nyo ba, yung pagtitinda ng mga samalamig, mas maganda, may katulong ka, may katuwang ka. Kasi pagka ganito, meron akong sari-sari store, tapos ako pa magtitinda, ako pa magtatakal ng palamig, ay medyo hassle na sa akin yun. Sa mga gawain ko pa lang dito sa amin, sa pag-extra ko sa online, ay talagang nakakaramdam na rin ng pagod ang katawan ko. Kaya kahit na alam ko malaki yung tinutubo sa ganun guys, ay hindi na para makipagsabayan ako sa kanila. Kasi sa totoo lang, dito pa lang sa lugar namin, ay napakadami na nagtitinda. Andyan yung mga ice candy, yan, maganda rin yun guys na pang-umpisa na negosyo pagka maliit lang ang inyong puhunan. Yung mga ice candy na ni-level up na din, napakadami na talaga ngayon ng mga pangkaraniwan lang na ice candy noon, ni-level up na rin. So, nasa sa inyo na lang guys kung paano ninyo gagawin kakaiba. Ice candy pa rin pero kakaiba na ang itsura na magiging mas patok sa mamimili, mas magiging kaakit-akit. Syempre, huwag natin iwawala yung quality para babalik-balikan tayo ng customer. Lahat na ng mga klaseng sa malamig, alam nyo naman siguro yun guys, basta malamig, mabenta sa panahon ito. At ito pa, idagdag ko pa yung mga prutas. Ayan, meron na akong mga nadaanan doon sa highway nung kami nanood ng prosesyon. Nung kami napadaan doon sa highway guys, nakita ko kabilaan yung mayroong fruit stand at talaga namang
Hinihintuan sila ng mga sasakyan para bumili ng kanilang mga paninda. So, napakagandang tingnan doon sa highway kasi hele-helera yung mga nagtitinda ng mga fruit stand. At talaga nakikita ko na mabendang mabenta yung kanilang mga paninda. So, napakadaming gusto maging healthy. Napakadaming prutas. Lalo yung mga napapanahon ngayon, yung mangga, watermelon, melon, at kung ano-ano pa. At yung number 3 naman guys na i-share ko sa inyo ay yung mga RTW. So, halos nagdidikit-dikit na yung mga nagtitinda ng mga prutas at sakam RTW or ukay-ukay sa doon sa dinaanan naming highway. Talaga namang parang parabantsyanggian na guys. Kaya ngayong summer, napakadami nating pwedeng maging source of income. Maliit man or malaki yung puhunan ay pwedeng-pwede ka nang magsimula ng pagninegosyo. At ito pa pala, i-share ko sa inyo guys. Nandito, patok na ang grill balot. Nakita ko dun sa Facebook page dito sa lugar namin ay meron lang isang nagsimula ng grill balot. Ilang araw lang, napakadami ng gumaya na gumagawa ng grill balot. So, ganun talaga. Kung ano yung patok, kung ano yung sikat, ay sinasabayan. Or, nakikitrending. Pagka si trending ang isang bagay, ang isang pagkain, ay ang sarap sabayan, guys. Lalo kung meron kang puhunan, meron kang kakayahan, at meron kang makakatuwang sa iyong pagninegosyo. Kasi, ito yung chance na mag-boom kaagad yung iyong negosyo. Kumita ka na malaki at mabawi mo kaagad yung iyong puhunan. So, ulitin ko lang guys, ang top 3 na patok na negosyo ngayong summer ay sa malamig. Number 2 yung fruit stand. Number 3 yung RTW. Sana nakapag-share ako sa inyo ng tips and ideas para makapagsimula ng negosyo ngayong summer. So, good luck sa inyo. Good luck sa mga magsisimula ng kanilang negosyo ngayong summer. Sana makabenta kayo at mabawi nyo kaagad ang inyong mga pinuhunan. Bago ko mag-end guys, ay kung mahilig ka mag-shopping, ay try mong pasyalan yung aking TikTok shop na Starling0251. Ayan, scroll nyo lang guys yung laman ng aking basket. Baka sakali may magustuhan kayo. Then, pag kayo naka-checkout na kahit na isang peraso lang, isang items, ay malaking tulong na sa inyong katindera. Maraming salamat. So yan yung isa ko sa mga yan yung isa sa mga pinagkakaabalahan ko ngayon. At syempre guys, paki-follow niyo na rin. Maraming salamat at may love shout out sa lahat ng aking mga members, sa lahat ng mga sumusuporta sa channel na to. Maraming salamat sa inyo guys and happy 4K subscribers sa ating lahat. So again, thank you for watching. God bless us all and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe, everyone.